Napakagaling po talaga ng pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero higit sa lahat, ang pasalamatan natin dito, yung matapang na pulis na namuno dyan po sa pagkakahuli ng kulang-kulang o humigit-kumulang sa 2 tinulada na metapentamine hydrochloride, commonly known as Shabu. Mamaya, makikilala po natin siya kasi katatapos lamang ng live streaming nitong si Secretary Benhur Abalos ng ating DILG, at dito sa kanyang live streaming na ito, pinakilala ng ating SILG at binigyan ng spot promotion yung team leader. Pero sana lahat ng mga miyembro kasama sa spot promotion. Ano? At ngayon, wag na po natin patagalin pa. Panoorin po natin ang natapos na live streaming na ito kanina. Okay. Andito po tayo ngayon sa Alitagtag Batangas kasama si Gobernador, si Mayor Dondon, no? Of course, andito po si Chief PNP, ang ating magaling Chief PNP, ang ating magaling na USEC sa PIDEA, ang ating team ng PNP, kompleto po yan, ha? Sila General Armamento, sila Jeans, kahit ako si General Alinsanga kanina, no? In short, sanib puwersa ang police, ang PIDEA, ang LGU. Anong resulta? Makikita nyo mamaya. Ha? Tignan natin. Yeah. You announced the arrest of one main suspect, confiscation of large quantity of suspected to be sa round 8, seized drugs weighing more or less 2 tons, estimated is worth 13.3 billion. More or less 2 tons. Napakalaking halaga ng illegal na droga ito. Initial test sir, positive for metapen hydrochloride sir. Tapos ito sir, yung ano yung ikakaso natin. Ganun lang sir, ito sir, pwede mo na sir. Bulatik mo lang sir. Kakatun lang ito. Yes sir, oh sir. Ano lang ito sir? Na, ito ba? Ispat na sir, ispat ko. Chief, halika chief. Ito pala po. Tsaka isang DOJ. Thank you. Thank you, Fiscal. Prosecutor. Okay. Chief, halika. Asek, dito ka sa kabila. Iyak na naman ang mga DD sheets nito, mga tol. Ayaw kasi nilang nagtatagumpay si Pangulong Bongbong Marcos eh, ng administrasyon nito. Our SILG Attorney Benhur Abalos, sir. And of course, our friends from the media, before we start the question hour, we will hear the opening statement of our SILG Attorney Benhur Abalos. Magandang tanghali sa inyong lahat. Kasama ko ngayon ang ating Chief PNP, si Chief Marville. And of course, kasama rin natin ang ASEC ng PIDEA, si ASEC Gumban. At dito rin nakita ko si General Armamento ng PNP at si General Alinsangan. Nandito siya kanina. No? At of course, kasama rin natin ang Regional Director ng 4A, si General Lucas. At ang kanyang mga kasama, no? Sila PIDEA Batangas, si Belmonte, at iba pa mga kasama. Kaya kami nandito ngayon upang i-announce na ito na siguro ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Ang sarap pakinggan. Bagamat malaking problema talaga ang illegal na droga, pero napakasarap pakinggan ang mga tinura na yan ni Secretary Benhur Abalos. Kasi dito natin nakikita na ang pakikipaglaban sa illegal na droga ng kasalukuyang gobyerno ay talagang tunay na makatotohanan. Hindi po ito retorika lamang para pabanguhin ang pangalan ng isang tao. Ito ay talagang pagnanais ng kasalukuyang gobyerno na tuldukan na ito pong problema sa illegal na droga. At isa sa pangunahin kasi kung bakit nananatili po ang illegal na droga dahil po sa patuloy na pagkalat ng mga supplies sa ating lipunan. At napakagaling ng pangyayari na ito sapagkat napakalaking dagok po ito sa sindikato na nasa likod po nito. Biruin mo, 2 toneladang illegal na droga na shabu, more or less ang halaga po nito mga tol, 13 billion pesos. Kasi yung nasa 1 tonelada na nahuli kay Mayo last October 2022, panahon pa rin niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang halaga po nun ay nasa mahigit 6 na bilyong piso. Kaya kung i-compute po natin, estimatedly nasa 13 billion pesos po ito. Patuloy po natin pakinggan ito pong si Secretary Benhur Abalos, ang napakagaling na sekretary ng ating DILG. At ako'y naniniwala sa sarili ko na kung meron man sigurong top performing secretary, baka ito po si Secretary Benhur Abalos. Silent doer po kasi ito eh, kaya hindi masyadong
mapapel sa harapan ng publiko pero talagang nagtatrabaho. Sa ngayon, gusto namin i-anunsyo ang pag-aaresto na isang lalaki at ang pagkumpiska ng napakalaking illegal drugs na suspected to be methamphetamine, hydrochloride o shabu. Ito'y tinatawag nating intelligence-driven na checkpoint na ginawa dito ng Alitagtag Municipal Police noong mga more or less alas 8 ng umaga, April 15, 2024, sa barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas. Ang nahuling mga droga ay more or less, no, ayon sa estimate ng PDEA, higit kumulang, no, approximate lang po ito, mga 2 tonelada. 2 tonelada. At ito'y more or less nakakahalagang mga 13.3 billion pesos based on standard drug price, no, kung ating tipindin, tatansyahin po ito. Muli, lahat, sinasabi ko, ito'y lahat approximately o higit kumulang. Lumalabas sa initial screening test na kunyundak ng PDEA na ang confiscated ay na mga drugs ay nag-test ng positive sa methamphetamine hydrochloride. Nasa likod natin kanina, nakita nyo, no, andyan ang ating prosecutor ng Department of Justice. May isang member ng media at may isang member ng barangay dahil iniinventaryo yung mga droga. At ito'y nakikita nyo talaga, talagang dinaan natin sa legal process lahat po. Ang apprehended suspect is currently in custody and will face charges for violation of Section 5 and Section 11 of Article 2 of RA 9165 of the Comprehensive Dangerous Drugs Act. At dahil dito, gusto kong pasalamatan ng gusto ang team leader nito. At bibigyan ko siya ng spot promotion. Ito'y inano ko kay Chief. Alam niyo kung bakit? Napakagaling. Napakaswerte. Pero actually, hindi swerte yan. Yan ay pagsusumikap at pagiging magaling na pulis. Alam niyo, para ma-promote ka sa PNP, it took almost at least 2 years, 3 years, depende po sa ranggo. Tapos napakarami pong mga dapat pagdaanan ng mga trainings and seminars. Yan ay ikukumplay na lamang. Nito pong, kung di tayo nagkakamali, ito either police lieutenant or police captain ng ranggo. Pero kung ngayon, spot promotion siya, kung police captain siya, police major na. Ang magiging ranggo nito, kung police lieutenant, magiging police captain. Pakinggan natin patuloy ang napakagandang tagpo na ito, mga tol. Mga kababayan, 13.3 billion, napakalaking pera. Pero hindi nasilaw sa pera itong si De Luna at ang kanyang mga kasama. Mag-iingat lang sana itong si Sir De Luna kasi syempre, malaking sindikato po itong nabangga niya. Malamang sa malamang, gaganti yan. Sana after this, mabigyan ng proteksyon. Kung ako nga dito kay Secretary Benhur Abalos, ako na ang magkukusang i-transfer muna ito sa headquarters for his protection. Para na rin mapangalagaan natin yung mga magagaling na pulis. Kasi definitely mga tol, ang mindset dito ng mga kriminal, gaganti po ito, ang laking halaga po ang nawala po sa kanila rito. Pero siguro alam naman niya ng ating PNP, at higit sa lahat, alam din naman itong si Sir De Luna ang kanyang gagawin sa bagay na yan. Ito ang ehemplo, no, na talagang talagang nagsisimbolo sa talagang sabihin nating liderato ng Philippine National Police. Sir, on this day, you are now promoted, no? Spot promotion dahil sa kagalihan ginawa mo, sa katapangan mo, and of course, sa katapatan mo sa iyong tungkulan. Hindi ka nasilaw, hindi mo tinago ito, hindi mo binawasan buong-buo ang droga. Congratulations, we're so proud of you. Nasabi ko po ito kanilang umaga sa ating mahal na Pangulong President Bongbong Marcos at gusto niyang pasabi sa lahat ng dito. Meron lang akong gustong i-address na question. Maganda tong tanong ni Rester Isio TV. Sabi niya, top 1, huwag niyo na po akong tawaging sir mga tol, tol lang. Top 1,
Hindi ba pwedeng gumawa ng batas na impromptu on the spot sunugin ang kumpiskado na droga pero para hindi na ma-recycle? Kung ang tanong mo is pwede o hindi, lahat naman may possibilities. Nasa Kongreso po yan. Pero sa ngayon kasi, Rester ECO TV, ang ating umiiral na batas ay Republic Act 9165 as amended by Republic Act 10640 about Comprehensive and Dangerous Drugs Act. Nakalagay po doon yung proseso kung paano po i-dispose ang isang illegal na droga. Ang pangunahing kasing kailangan, maipresenta ito sa korte. Ma-inventory, tapos maipresenta sa korte. Until such time na mangyari yon, hindi pa pwedeng i-destroy ang illegal na droga. Kasi body of the crime, ika nga yan eh. Yan yung tinatawag na corpus delicti or body of the crime. Hanggat walang na ipapakitang body of the crime, unlike sa ibang mga krimen, na kahit wala yung sinasabing corpus delicti, pwede mong masabi na meron talagang nangyaring krimen. Pero dito sa illegal na droga, hindi pa pwede. Kaya medyo mahirap yung pinopropose mo na antimano kapag ka nakumpis ka, sirain kagad. Kahit sabihin po natin na in-inventory in the presence of the media, prosecutor, and other elected public officials, hindi pa rin sapat yon para i-prove na merong corpus delicti. After all, yung presence ng mga yan ay ebidensya lamang para po sabihin na meron pong integrity yung evidence na ipepresent sa korte. Siguro, ang pinakamagandang way dito para mapabilis ang pag-dispose sa kanila, eh magkaroon po ng mabilis na proseso ang ating korte sa pagdinig sa mga ganitong kaso. Nasa ngayon, sinisimulan na, but unfortunately, because of napakaraming mga kaso, hindi pa rin po talaga na uubos yung mga nakatambak na kaso sa ating hukuman. Anyway, yun lamang yung maikling sagot ko doon sa katanungan mo. Balik po tayo dito po sa ating pinapanood na live streaming na natapos kanina. Sa ating Chief PNP, sa lahat ng mga general, sa lahat ng mga kapulisyan ng PNP, sa PIDEA po, no, sa LGU, siya'y talagang masayang-masaya and is very proud of all of you. Congratulations! Pero sana, no, hindi naman siguro kalabisan na hindi naman magiging matagumpay ang trabaho na ito kung walang kasamang mga PNCO itong si Sir De Luna. Sana madinig tayo o makarating sa kaalaman ng ating Chief Philippine National Police na hindi lamang si Sir De Luna yung i-spot promotion po nila. Lahat po ng operating elements dito po sa successful police operation na ito ang dapat mabigyan po ng promotion. We are hoping for that, mga tol. Thank you, sir. Maybe here a few questions from our friends from the media. Would like to ask first a question, Sir Rabi. Chief. Hi, sir. Sir, saan yung source? Saan galing? Checkpoint dito sa Itaga. Teka muna. Baka pwedeng Ganto na lang, no? Meron pa kasi yung mga ibang operations na ginagawa. Baka po pwedeng hanggang doon na lamang i-confine sa mga sinabi ko kanina, no? Huwag na muna nating i-alir iba, no? Because there's some other operations. But what is important is this. Makita nyo naman, Batangas is very porous borders ito, no? And so we are made up of 7,000 islands. Kaya importante nito ang pagkakatulungan ng LGU, ng PIDEA, ng PNP, and of course, ng NBI po rito, no? Importante ang taong bayan dito. Yun lang ang gusto namin emphasize dito. Okay? Well, we cannot, pasensya na po kayo, pero we cannot give you any information as of this time. Nagpa-media lang kami just to show to you na intact ito. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito, idaan sa tamang proseso at immediately i-destroy kagad ito, sirain kagad ito. Sulugin o ano kaagad. Basta we will just follow whatever is in the law, yung proseso ng batas. Kaya andyan ang ating prosecutor ngayon eh. Okay. Sir, you said we cannot, I'm sorry ha. Medyo I cannot give out any details. But then
I would like to give this microphone for any for a statement or message no sa ating napakagaling, kabago-bago pa lang yan, talaga pinakita niyang gilas ngayon, si Chief Marvil. Napakalaking accomplishment ito kasi kailan lamang nag-take over as GPNP itong si Police General Marvil? April, ngayong buwan pong ito. Tapos, wala pang isang buwan, isang napakalaking successful police operation under his leadership ang nangyari. Congratulations din dito po kay Police General Marvil. Chief. Magandang hapon po sa inyo lahat, no? Sabi po ng presidente natin, po DIFG, ito po tinatawag natin focus talaga. Focus po dun sa paghuli ng drugs. Sa pangako po namin as editor or president, we want to have 100% drug-free community po. So makakaasa po kayo na matatag po yung PNP natin sa pumumulo po ng ating minamahal nating SIRG. Maraming salamat po. Kamukha po ng sinabi namin, ang kampanya sa droga ay importanteng tulungan ng bawat sektor. Yun ang aming paulit-ulit na ina-emphasize at hindi ho namin nakakasawang sabihin ito. No? Yan ang solusyon po rito. And of course, I would like to give this microphone also sa ating PDEA kay Ace Cumban. Sir, any words po? PDEA nag-monitor sa lahat-lahat ng mga galaw, especially doon sa mga shoreline natin. Hindi lang shoreline ng Batangas, pati yung shoreline ng Cavite hanggang north, hanggang Ilocos. Maabot kami dito sa hanggang sa Eastern Samar, at alam niyo naman na may nakuha rin doon ng mga cocaine. Dito, mostly dito sa West Philippine Sea, ang makukuha natin is mostly vitamin and chloride. Pero sa right side naman, mostly makuha natin doon is cocaine. That is from the Mexican cartel yung side name. Dito is Myanmar side. Maraming salamat, Ace Cumban. Of course, gusto ko na naman napakinggan po natin sa ngalan na po naman ng local government unit bago ko ibigay po kay General Lucas, no? Palakpakan po natin si Governor Mandanas. Gusto natin magpasalamat sa ating DILG at lalo-lalo na sa ating PNP, sa ating PDEA, sa lahat ng mga katulong natin na tunay na masikap at tunay na masasabi nating bayani sa panahon. Kaya yan ay talagang under the leadership ng ating Pangulo na talaga ipinaglalaban, laban talaga sa droga. At ipinakikita hindi lamang sa salita, kundi sa gawa na ayon sa batas. Na magandang pagpapagamalat ng ating Secretary ng DILG Ben for Avalos. At ganoon din ang mga pagawaran na nasa ilalim ng DILG. Ang ating PNP na may, ang ating bago pero pagkat ay nagpakita ng gilas ang ating General Marvil na alam natin na ito ay kumuwi rin sa Balete, Batangas, Linggo-Linggo. Kaya masasabi natin ay pinakikita sa lalumigan ng Batangas, huwag kayong dadaan dito, siguradong huli kayo. Bigyan din naman natin ang nanunungkulang birang pinuno, provincial director ng PNP, si Colonel Samonte, at Sam Belmonte. Si Sam Belmonte. Kanina umaga, dapat sana kasama namin si ang ating kagalanggalan na First Lady ay nandudoon sa Tanawan. Subalit pinabuti niya na tama naman na dito siya magpunta dahil nga sa ginagawang mga checkpoints na ginawa niya. At nagbunga naman na yung mga nanungkulan sa ilalim niya, Kaparito de Lima, ay kaagad ay pinakita na magigiting ang mga naka-assign dito sa atin sa lalawigan ng Batangas. Disiplinado, ayon sa batas, at tunay na naniniwala sa ating adikain na kami ang sinisira ng ating drugs. Subalit kailangan ito gawin natin ayon sa batas. Kaya napapasalamat ang lalawigan ng Batangas at palagi buong Pilipinas sa ginawa nila sa puno ng ating DILG.
Secretary Bernhard Avalos. Maraming salamat, Gov. But of course, gusto kong marinig din po natin sa ating regional director na siya nakakasakot ng Batangas. Malaki po ang lugar niya, pero maraming siyang huli sa kanyang lugar. Ang binabanggit po si General or Regional Director, General Lucas. Maraming salamat po, sir. In behalf of PRO Calabason, we are committed in our fight against... Congratulations, General Lucas. Pero kakaiba yata si General Lucas. Parang wala sa tamang bihis. Pero ganun pa man, saludo po kami sa inyo. Illegal drugs. Dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, tas tayo na. Maraming salamat po. Maraming salamat at of course, ito yung lahat. Ito po yung sa guidance at sa order ng ating mahal na presidente. Kaya po ganito ang galaw po ng kapulisyan, ng PIDEA, ng lahat po ng LGUs. Dito mo makikita what kind of leadership meron si Pangulong Bongbong Marcos, mga tol. Doer si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po siya salita lang ng salita. Tama, yung sinabi po ni Governor Gwendolyn Garcia na hindi lamang salita, kung hindi mas nangingibabaw ang gawa sa kasalukuyang gobyerno. And very proud po tayo dyan kasi tayo po'y bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinagkatiwala po natin ang bansa sa kanyang pamumuno. At hindi po tayo binibigo ni Pangulong Bongbong Marcos hanggang sa kasalukuyan. Ang mga nagsasabi na lamang na ang Pangulo ng Pilipinas ay walang ginagawa sa kasalukuyan, nagsisisi sila kung bakit daw po nila binoto si Pangulong Bongbong Marcos, eh sila po yung mga totoong ampalaya. Kasi hindi po nila nakuha yung kanilang mga kagustuhan, kaya kahit nakikita nila na marami pong ginagawa ang kasalukuyang gobyerno, nagbubulag-bulagan na lamang po sila, and worse, sila po ang mga nagiging ugat pa ng paninirang walang pong basihan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Wakas, ito yung gusto kong mapakinggan sa kanya dahil nagulat ako. 14 billion na drugs. 14 billion na drugs. Hindi siya nasilaw. Diniretso niya. Ngayon, buong buo, tingnan pa natin yan. Palakpakan po natin ang ating bayani ngayong araw. Ha? Jalun, ano masasabi mo sa mga bagong pulis, ha? At sa ating mga kababayan? Maraming salamat po, sir. Hindi po ng kumubo po ng Alitagtag MPS. Siya lang po masasabi ko. With due respect po sa lahat ng mga boss po natin. Nag-stem lang po ito sa aking pananaw na deeply seated na determination po at dedication sa trabaho po. Yun lamang po, wala na pong iba. Kasi yung pong lakas o na yung pananalig natin sa Diyos, mabayan tayo nila araw-araw, yun lamang po yung aking armas sa pang-araw-araw pong servisyo sa public. Yun lamang po at maraming salamat po. Pag-ingatan ka ng Diyos, Sir De Luna, no? Kasi talagang napaka-successful ng nagawa mo, kaakibat niyan, malamang sa malamang, ang banta sa buhay niya ngayon. Kaya sana isama po natin sa ating mga panalangin ito pong magaling na pulis na si Sir De Luna. Di ko alam kung anong rango niya, kung police lieutenant ba or police captain, hindi po kasi binanggit. At hindi naman natin makita dito sa kanyang como green na uniform. Well said. So sa iyo pong lahat, magandang hapon at maraming salamat. Okay, yan. Natunghayan po natin, ha. Natunghayan po natin ang nangyaring press conference ng ating Secretary of Interior and Local Government kaugnay po ng pagkakahuli ng ating magiting na pulis na pinamumunuan nitong si Sir De Luna at ng kanyang mga tauhan, syempre, diyan po sa Batangas na nagresulta po sa pagkakasakute ng nagkakahalaga po na 13 billion pesos na illegal na droga. More or less, 2 tons of metapentamine hydrochloride or shabu po ito. Ito na po sa kasaysayan ng Pilipinas sa laban sa illegal na droga ang pinakamalaking nahuli ng ating gobyerno. At nagpapakita lamang ito na makatotohanan ang sinabi po ng ating police chief, PNP chief na si Police General Romel Francisco Marbil.
na hindi po kinakailangan magdeklara ng illegal ng war on drugs. Ang kailangan yung makatotohanang pag sasagawa ng mga operasyon laban dito. Kasi sabi niya po, inherent po yan sa trabaho nila bilang pulis. At ganun nga po yung nangyari ngayon, ginanapan lamang ng kanilang mga kawani o ng kawani po ng ating kapulisan, partikular ang team ni Sir De Luna, ang kanilang trabaho, at ito na po ay nagresulta sa successful drug bust operation. Yan talaga ang bagong Pilipinas, I should say, na bawal po ang ganitong mga uri ng gawain. Idagdag natin yung bawal ang waldas. Kasi hindi mawawala sa isipan ng tao na sa mga nakalipas na panahon, napakaraming naging waldas na taong gobyerno. At ngayon, sa panahon ng ating pangulo, sa kanyang programa na Bagong Pilipinas, bawal na po ang mga yan. Ang ating DILG Secretary, by the way, suportahan po natin sa kanyang lahat ng mga endeavors, ano, ng mga layunin, adikain. At sa pamamagitan po ng magpapakalat din ng kanyang mga nagagawa sa kasalukuyan, sa harapan ng publiko, eh gawin po natin, yan ang kaparaanan na maipapakita po natin in support to his leadership sa DILG at saka sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi silent doer itong si Secretary Benhur Abalos, hindi nga siya masyadong maingay sa social media at sa balita, except pag kami mga ganitong significant accomplishment. Tingin ko naman, he had learned doon sa mga naging shortcomings sa katulad po nitong press conference. If you still remember, noong October 2022, nagkaroon ng konting shortcomings ang ating secretary that time tungkol doon sa identity nung Joel Escorial. Kaya nagresulta ito doon sa, hindi naman yun ang sinasabing dahilan, pero malamang sa malamang, eh ganun ang nangyari, kaya po napatay agad si Jun Villamor, na sana'y maging, na sana'y mas malakas pa na ebidensya para po talagang maituro yung pinuno o nag-utos sa pagpapatay kay Percy Lapid. But so much for that, alam ko natuto na doon si Secretary Benhur Abalos, kaya naging maingat na po siya sa pagsasalita kanina. Kung napansin niyo po, tinatanong siya ng mga reporter, eh nakiusap na lamang po siya na hindi na muna sumagot dahil nga po continuing ang police operation at maaari pong malagay sa alanganin o ma-prejudice yung patuloy na isinasagawa pong police operation o yung tinatawag na hot pursuit operation dito po sa pagkakahuli na ito ng illegal na droga. Or follow-up, I should say, follow-up operation, not hot pursuit operation.